Napakaganda po ng senaryo ng banal na ebanghelyo at napakadrama po. Ito po ay ang kanilang salo-salo. At dito po binunyag ng Panginoon na isa sa kanila ang magkakanulo sa Panginoon. Kaya naman sila'y nagtanungan, sino kaya? Kaya itinanong sa Panginoon, sino po ba ang magkakanulo? At ang sabi ng Panginoon, ang ipagsawsaw ko ng tinapay, siya na nga ang magkakanulo sa akin. Kung kaya naman sumawsaw ang Panginoon at ibinigay kay Judas, kaya sabi ng Panginoon, ang gagawin mo ay gawin mo na agad. Pero hindi po naintindihan ng mga disipulo sabagat si Judas po ang in charge ng pananalapi, akala nila ay meron lang pinabibili ang Panginoon o kaya naman ay merong misyon na gagawin na mamamalimos siya sa mga tao para sa kanilang pangangailangan. Pero yung pong mismong pagsawsaw ng tinapay, the act of giving the morsel, ay isa pong simbolo. It is an act of friendship, an act of love, an act of trust. Kaya binibigay mo lang at sinasawsaw mo lang ang tinapay doon sa tao mong minamahal, sa tao mong pinagtitiwalaan. Para bang binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon si Judas na baguhin niya yung nasa sa isip niya, na wag na lang ipagkanulo ang Panginoon. Binigyan niya ng pagkakataon ng isawsaw niya. Nasuklian din sana niya ng pagmamahal. Nasuklian din sana niya ng pakikipagkaibigan. Nasuklian sana niya ng magandang gawain. Pero pagkakuha po ni Judas doon sa tinapay, pinasukan na siya ni Satanas. At siya ay yumaon pagkatapos. At yun ay gabi na. Yung gabi na ay naglalarawan po ng kadiliman na bumalot na kaysan sa ating kabatid, Judas Iscariote. Kung gaya yung kadiliman yon ang naging daan upang isagawa niya ang plano ng pagtraidor sa ating Panginoong Diyos. At hindi naman po doon sa pagkakataong iyon ay nagtanong din po si Pedro at sabi niya, iaalay ko po ang buhay ko para sa inyo. At sumagot ang Panginoon, iaalay mo ang buhay mo para sa akin? Bago tumilaok ng 2 beses ang manok, ay 3 beses mo kong itatatwa. Kaya ito pong ating banal na ebanghelyo ay isang hamon ng pagiging disipulo. Hanggang saan po tayo susunod sa Panginoon? Hanggang saan po tayo kakapit sa Panginoon? Tayo po ba'y katulad ni Pedro na bibigay? Na sa ating salita'y handang ibigay natin ang buhay, pero pagdating ng araw, itatatwa natin siya. Marami pong pagkakataong itinatatwa natin ang Panginoon sa klase ng ating pamumuhay. By the way we live, by the way we profess our faith, sa pamamagitan po ng ating pagsasabuhay, itinatatwa natin ang Panginoon na siya ang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Patuloy tayo katulad ni Judas na binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon sa mga mumunti nating pagkakamali, ay binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na mawala ang kadiliman sa ating buhay, natanggapin ang liwanag ni Kristo at suklian ng pag-ibig ang kanyang pag-ibig, suklian ng katapatan ng Panginoon ng ating katapatan sa Kanya. Nawa po, sa panahong ito po ng Semana Santa, muli po nating italaga ang ating sarili. Muli po tayong maging handa. Isa puso,
isabuhay ang ating pananampalataya. At sana nga, hindi lamang ang salita ni Jesus ang ating kapitan, kundi kapitan niya natin mismo, si Jesus na ating Panginoon. Hindi lang sa salita, kung hindi sa buhay na mga gawa. Amen.